Duday? Ito, sakto na to, sakto na to. Duday! Una ko na. Duday, pakikuha nga yung panyo ko. Naiiwan ko sa kwarto. Marap ka dito. Oo, sandali lang. Marap ka. Duday, bilisan mo. Ang init eh. Ito na. Ito naman, kumakasigaw. Oh. Ano ba yan? Hindi tagal ka pa nakakalabas naman, eh. Ng bag. Isang shot po. Sino ba itong breathing na babaeng to? Bakit ka nga dyan? Isang shot na lang to eh. Mukha ka ma-show ko. Mas ka dyan, storbo ka eh. Isang shot lang to. Ano ba, Duday? Tigilan mo nga yan. Oh, yan lang isang nga. Oh. Kunin mo na yung... Kunin mo yung mga labat. Ano ba? Kunin mo yung mga labat ako doon sa banyo, ha? Kasi kailangan palaban yun. Alin doon? Yung nando doon sa banyo, yun lang naman ang labada doon eh. Oh, sige. Sige na. Computerized talaga ang karma ngayon. At ganito ang sakit. Aray, nalaglag ako, aray. Napili pa? Pakitignan nga po itong braso ko. Parang hindi po siya pantay eh. Siguro dahil sa kakahalo to sa mga rekado't galapong para sa kakanin natin. Mas malaki na po itong kanang braso ko eh, oh. Heh, huwag mo nga ako pinagkakausap. Ganitong wala pa mga apo ko, oh. Lalong umiinit ng ulo ko. Nag-aalala na naman kayo, kaya lalong nagmumukhang matanda yung mukha ninyo eh. Tumahimik ka nga rin, ha? Ikaw kaya ang good-good ko dyan sa inahalo mo. Pag-isip na ito, ah. Alaman ho. Oh! Wally! Saan ka galing? Ha? Bakit hindi ka pumasok sa eskwela? Asan ang kapatid mo? Ha? Lola, relax lang kayo. Huwag ko kayong mabibigla. Nana Pilipa, relax lang daw kayo. Tsaka na kayong mabigla. Sinabi lang tumahimik ka dyan eh! Asan si Tato? Lola... Asan? Patay na si Tato! Nasalpate si Tato! Patay na siya! Sana hindi totoo yun! Tahula! Sana hindi totoo! Ano ka ba tahimik dyan, ha? Tumahimik ka na nga dyan! Ang gulo ka talaga eh! Ano isip na ito, ah? Asan si Tato? Asan ang kapatid mo? Lola... Nasaan? Wali! Kato! Lola, aray! Lola, masakit! Aray! Lola, aray! Lola, tama lang ako. Lola, masakit! Lola, aray! Lola, tama na ako. Masakit! Lola! Tato! Ko! Kuya, akala ko ba hindi mo sasabihin? Tato, hindi pwedeng walang makaalam ito sa pamilya natin. Lola, ang Lola, alalang-alala na sa'yo eh. Ano ba itong nangyaring ito, ha? Maria Josep naman. Kailan ka ba uuwi sa atin na wala ka man lamang ni isang pasa sa iyong mukha? Ewan ko ba, nung ipinanganakan mo ng nanay mo sa ospital, ubod naman siya ng saya. Hindi naman pinaglihi sa sama ng loob. Nung maliit ka nga, kamukha ka ng Santo Niño. Ay, bakit nagkaganon? Kakaw-away ka. Eh, kasi po, Lola, hindi naman po ako nakikipag-away. Meron lang marang sa akin mga demonyo. Demonyo? Ayan kasi, hindi ka nagkadasal bago ka matulog. Yeah, kinukuyog ka ng mga demonyo. Lola, ang ibig ko pong sabihin, meron nung humarang sa akin, apat na tao. Hindi ko na ho nakilala. Dahil pinagpapaluho ko ng dos por dos eh. Ay, ako, ewan ko ba? Kabay, paano na ba ere? Paano ko sabihin sa tatay mo? Ano ba ito? Ano ba, Wally? Paano ba ito? Eh, Lola, pag nagalit pa ho siya, mas mag-
Buti na lang pumpalayasin na lang niya ako. Tato, ano ka ba? Lola na ang kausap mo. Huwag ka naman ganyan. Pinako ang aking apo. Lola, masakit. Lola, masakit. Miguel! Oh! Nanggali ako ng library. Nag-resign ka na pala doon. Ba't ka naman nag-resign? Eh, mabuti pa nga nag-resign na ako eh. Para matigil ng pag-aaway namin ni Papa. Ayaw niya kasi ako mag-student assistant eh. Eh kasi naman no, can afford naman yung daddy mo na pag-aralin ka sa malalaking eskwelan tsaka mamahaling eskwelan sa Manila eh. Bakit naman kasi nag-student assistant ka pa? Alam mo, Cindy, ang hirap sa kanila. Akala ni Papa tsaka ni Mama Elena, mayaman sila. Kaya lang totoo nun. Hindi. I mean, we're broke. Teka lang. Eh, ang ganda-ganda nga ng bahay niyo. Tsaka, mayaman nga kayo, alam mo, Cindy, hindi sa ganun yun. Ang totoo niyan, maraming utang si Papa. At kailangan niyang bayaran yun. Oo, mayaman kami. Pero mayaman kami sa utang. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Para ako na lang magbayad sa pang-tuition fee ko sa school. Alam mo, kung talagang mayaman kami, dapat hindi na kami pumunta dito. Dapat nasa Italy kami ngayon, doon na kami nagsettle down hanggang sa tumanda kami. Ngayon kaso, masyado kasi naging traumatic ang buhay namin. Actually, ayoko na nga ang alalanin yun. Hirap. Agogo dancer? Hindi po pwede. Hindi naman to beer house eh. Video kay Barto. Ano sabi ni parang timong eh? Kailangan to. Parang merong, ano ba, yung bang attraction dito sa club. Eh, sa bar na ito. Kasi hindi naman pwede. Pabidyo-bidyoke lang tayo. Da, huwag kayong makikinig dyan kay Mang Timong. Eh, lima-lima asawa nun. Mahilig pa sa beer house, lasinggero. Hindi pa pwede ganun. Eh, pero tama naman siya eh. Kailangan natin dito yung ano eh, para bang ma-attract yung mga tao. Kailangan meron tayo dito ang agogo dancer para merong pasok ng customer. Dancer? Manong kids? Oo. Oh. Kaya ko ho yan. Oh. Ano ho sinabi ni Ina Raymundo dyan? Duday, ang kailangan namin yung agogo dancer na tao. Pwede ba? Excuse lang, no? Nag-uusap kami lalaki sa lalaki. This is a man-to-man conversation. Please lang. Kadiri. Kadiri. Parang, ano? Parang uod na. Bulatin po yan. Bulatin po yan. Pero alam mo, mahal naman si ano eh, kasi lalaki rin naman ako. Ibig sabihin, siyempre gusto ko pag kumakanta ako, maganda yung may nakikita ako, sexy yung sumasayaw. Diba? Eh, malakasan dating talaga nung ganun. Da, pag kukuha kayo ng sexy star na ganyan, ibig sabihin magsusuot na sexy yan. Hindi papahig si mama at si lola niyan. Problema na naman. Eh kung halimbawa ano, kung pagsuotin natin ng tuto, yung mambambale. Wala naman tayo sa cultural center eh. Eh kung pang aerobics yung suot natin, yung pang aerobics, oh. Damo ka man, Jim, to. Bating suit na lang, bating suit! Lalo na mukhang hindi beach resort to. Eh ano? Eh da, bakit hindi na lang tayo magpasok ng macho dancer? Di ba mas maganda yun? Macho dancer? Ano? Eh, hindi pwede. Malaki na tiyan ko eh. Tsaka lalo hindi ka naman pwede. Magpupulis ka. Paano ngayon yan? Hindi nga pwede. Ipagkailangan ko at itatwa ako ng kaibigan ko noon sa Blooming Street. Eh, okay lang naman sa akin eh. Dahil mas maganda siya sa akin. Eh, proud naman ako sa kanya.
okay lang ho. Kasi we're friends nga ho eh. Kaya lang ho, nung nakita ko ho siya, eh, hindi na ho mo yung itsura niya. Paminaw ho. At super denied to death siya. Nasa si Jessica. Sabi mo, sa San Clemente siya nakatira. Sinundan mo para malaman mo kung saan ang bahay, di ba? Oo nga ho. Kukunan ko nga ho dapat siya ng picture para makasiguro ko na siya si Jessica. Eh kaso ho, kailangan ko munang i-compare yung picture doon sa dati naming picture para ho, malaman ko kung siya nga ho yun. Eh kaso, tanga-tanga ko, naiwanan ko ho yung ano, yung picture ko sa Maynila. Hindi ko na ho anong gagawin ko. Teka. Anong sabi mo? Ano yung pangalang sinabi niya no ikinaila niyang siya si Jessica? Ano, lalaki-lalaki na pag narinig niyo, mandidiri mo kayo eh. Ano, Bandam? Hindi ho. Conan? Hindi rin ho eh. Boy! Yun ang pinakalalaking pangalan alam ko, ha? Hindi ho, lalaki-lalaki. Pag narinig niyo, Diyos ko, mag-iibaw. Ano nga eh, anong pangalan? Siya si... Si ano? Hindi ko kaya, nagigilty ho ako eh. Kasi pag sinabi ko, baka maski super deny siya, eh, ako pa rin ho ang kaibigan niya, hindi ko makakalimutan yun. Tsaka hindi ko siya ibubuking. Dahil pag sinabi ko sa inyo, mawawalan mo kayo ng respeto sa kanya. Ay, naku, Dadsky. Si Paminu siya eh. Dadsky, sa buhay na ito, sabi nga nila, there are no permanent friends, no permanent enemies. Only permanent eyebrows and eyeliner. Sa'yo kakalimutan ko na yan. Walang kwentang tao, no? Hindi maganda kaibigan yan. Oh, Mother. Sir, no? Ay, sir, hindi ko kaya. Oh, Diyos ko, alam. Tahan na. Sir. Turuan mo naman ako sa assignment ko. Eh, kasi ang hirap-hirap eh. Bye. Ginagawa ko rin yung assignment ko. Sa iba kanila magpaturo kay ano, kay Kuya Yuli. Wala siya eh. Nasa video kay. Kay Dada. Nasa video ka din. Kay Mama. Nasa mga sardinas niya. O di kay Lola. Eh, siya pa nga nagpapaturo sa akin eh. Sus! O sige, hintay mo lang ako. Tatapusin ko muna tapos tuturuan kita. 20 minutes lang. Ipakamatagalan ka. Aantukin na ako. Tsaka hindi ko na ito magagawa. Madam, 20 minutes lang po. Okay? 20 minutes. Sige. Okay. 1, 2, 3, 4... Bye-bye. Sabi ko, 20 minutes, hindi 20 seconds. O sige. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes... Ay! Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Ano ba yung assignment mo na yan? Tapos matulog ka na pag nagawa na yan, ha? Okay. Write a comprehensive analytical essay about the present economic status of our country. How will charter change affect our economy and our stand in the globalization? Bye! Ano ba naman itong assignment mo? Grade 2 ka pa lang ah. Ano ba kinukuha mo, Lo? Esa yan ang assignment namin. Sko, eh, mas mahirap pa yan sa assignment ko ah. Meron pa mga cha-cha-cha-cha, mga globalization na yan. Ano ba naman? Mahirap naman yan pa. Hindi ko alam. Sige na, ate. Turuan mo na ako. Gusto ko maka-100 sa test namin. Eh, tsaka mamaya pa. Pag-aaralan ko pa yung libro namin sa labor code. Labor code? Malay mo, totoo nga. Ay, malay mo! Nagsasabi ng totoo itong si Exor. Pag nakuha mo na yung treasure ni Yamashita,
hindi lang videoke ang negosyo. Hindi pwede tayo magpagawa ng malaking-malaking restaurant na akong magmamanage. At pag nangyari yun at marami na tayong pera, bawi ka na kay Mama. Baul niya, Masita. Hay nako, ang mga kabataan nga naman, walang tiyaga mag-aral. Si Rocky, ay napag-usapan namin na kausapin ka muna namin tungkol dito sa Kwan. Ito nga si Ancho Quintin mo, no? Tutulungan ako magpaliwanag sa Kwan. Yun nga, kasi... Kwan, kasi... Nay, maaari ba? Sabihin na niyo yung gusto niyo sabihin para... Ah, oo nga. Kasi alam mo, hindi mo napapansin, hindi pa kumukuan si Kwan mula pa nung Kwan. Kasi nakuan siya. Kaya oo nga, yun. Nakakuan siya ngayon kasi nakuan na yun. Oo nga, siguro naiintindihan mo ko, anak, ano? Nay, wala akong naiintindihan sa sinabi ninyo. Ah, wala. Kwan, naku eh, ang hirap mo palang kausap eh, hindi ka marunong umintindi. Eh Kwan, ikaw nga, ipaliwanag mo nga sa kanya maigi ha, yung Kwan. Dalian mo, ipaliwanag mo maigi. Si Kwan! Ano kasi, Rocky? Si ano, hindi pa nakakaano mula nung maano siya ni ano. Dahil, inanong siya niya, no? Nagkaanuan sila. Kaya hanggang ngayon, si ano, naano pa rin dun sa ano. Ano ba yung Chong Kui? Pambihira naman, oh. Puro kayo Kwan, puro ano. Paano tayo magkakaintindihan ito? Wally, ikaw nga magsabi sa akin, ano ba talaga nangyari kay Tato? Liga dito! Tay, Kwan po, ano eh. Ano? Isa ka pa? Hindi ho, si Tato ho, nabugbog, napatrouble na naman ho. Nandun siya sa center ngayon, puro pasanga nga po ang mukha eh. Pero tay, maayos na po siya. Tay!